gagawa tayo ng liwanag dahil hindi maganda yung panahon at pwedeng magka-brown out. Meron na tayong ilaw na magagamit at pwede mong lakasan at pwede mong aring hinaan. Grabe na mga kap, sobrang bahana sa ibang lugar ng Valenzuela at maulan pa yung panahon. Grabe. Kaya gagawa tayo ngayon ng life hack. Kailangan nga lang natin itong bote o garapon. Mabasagin na takip ay lata. Dati kasi sa bahay namin ay may ganto na ginagamit nga din kapag nagbo-brown out. Bali, ang gagawin mo nga sa takip na lata ay bubutasan mo ng parang bilog. Basta bubutasan mo ng kahit anong gusto mong butas na para kumasya dyan yung pinakatela. Yung tela kasi yung pinakasisindihan para mag-apoy. At yung tela din kasi yung sumisip-sip ng gaano na para lumihab nga yung pinakatela. Tapos ito namang parang lata ay bibilugin natin. Binibilog to dahil dito ipapasok yung pinakatela. Ito rin yung dahilan kung bakit binutasan natin yung pinakatakip. Dahil ito rin yung ilulusot natin doon. At yung tela naman ay ilulusot muna natin dito sa loob. Bali, ganito nga yung gagawin natin. Yung pinakatela ay iikot lang natin yung pinakadulo para malusot natin sa ginawa nga natin na bilog. Kapag nabilog na nga natin, ilulusot na natin sa ginawa nating bilog kanina. Bali, ito yung pinakatibay ng tela. At ito rin yung magiging lakas o hina ng apoy. Bali, ito rin yung pinaka-adjust kapag gusto mong lakasan o gusto mong hinaan. Bali nga, ang ginagawa dyan, iikot mo lang paloob. So, sobrahan mo ng mas mahaba pag gusto mo ng malakas. At kapag gusto mo naman hinaan, i-a-adjust mo naman na atakin paloob. Papakita ako nga rin mamaya kung paano ko gagawin yon. Pag napasok na nga natin yung tela at napalabas na natin yung pinakadulo ng tela dun sa pinakadulo din ng bakal, okay na yon. Parang ganyan nga yung konting tela sa dulo ay nakalabas na dito sa ginawa nating bakal na bilog. Bali, kukunin lang natin yung pinakatakip para ilusot dito yung pinakabakal na ginawa natin. At kasama na nga dun yung tela. Bali, dapat sakto yung pinakabutas ng takip para kumakas siya yung pinakaginawa natin na bilog. Dahil kapag hindi sakto yung gawa mo na butas ay hindi papasok yung pinakatela o yung bilog na metal na ginawa natin kanina. Kung hindi naman pumasok kagad, pwede mo namang i-adjust yung pinakabutas. Pwede mo nga din palakihin ng konti para magkasya. At kapag okay na, ganito nga yung pinakamangyayari. Bali, yung ginawa nating metal na bilog ay papalabas natin sa pinakatakip na lata. At kasama na nga doon yung pinakatela. At ganito na nga yung pinakaitsura. Kailangan nga lang yan lagyan ng gaas yung loob ng garapon at babasain mo na nga din yung pinakatela para din maabsorb na ng tela yung gaas. At dahil nalagyan na natin ng gaas, papakita ko nga sa inyo kung ano na yung kinalabasan. Eto na nga yon yung ginawa natin na ilaw kapag brown out ay pwede natin magamit. Pwede mo nga yung i-adjust na malakas at pwede mo nga din i-adjust ng mahina. At ganito nga yung pinaka-itsura niya kapag mahina. Pwede mo naman niyang hinaan, depende sa gusto mo. At kapag ayaw mong gumawa, bumili ka na lang ng kandila.